I will never bring my dog to the paw club ever again. Part 2. So, yon, when we got to the paw club, sinilip muna namin si Diego by the window. And he was sleeping. So, sabi ko pa, oh, ang cute naman. Ang himbing ng tulog niya, ganyan. And then, he woke up, he saw us, and then he stood up. So, I went inside the store na. Sabi ko, kukunin ko na si Diego, ganyan. So, kinuha nila. I was so excited pa. And then, we were paying na rin at the same time. So, when Diego arrived, inabot siya sa akin ng isang male na staff along with his food container. And ito yung food container niya. So, hindi mo makikita agad if yung food mismo is bawas na or what. So, nung pagkuha ko kay Diego, sabi ko, napakain na po ba siya and nag-poop na siya? Tapos, the guy was clueless and nagtitingin na sila ng ibang staff. So, parang they didn't know if napakain na ba si Diego. So, nagtatanungan sila and all. So, sabi ko, Mommy, can you check the container? Pagtingin namin, may laman pa talaga. Hindi siya bawas at all. So, meaning, hindi napakain si Diego. So, we were so frustrated already. We sat down sa may receiving area nila. And then, pinakain ko si Diego. So, they were asking me, kanino ko daw iniwan si Diego, ganyan. Yun nga, I forgot to ask the name of the girl. But, yun nga, sabi ko, girl siya, yung pinag-iwanan ko, ganyan. So, nagtuturoan lang sila, nagtitinginan sila. And then, a few minutes later, dumating yung girl na staff na pinagbilinan ko kay Diego. And then, all she did was to say sorry na nag-lunch break daw kasi siya and then nakalimutan niya. So, parang, ang labo kasi nag-lunch ka nga eh, tapos nakalimutan mong pakainin yung aso. And that's the least thing that they could do as a pet boarding facility.